Good morning po mga idol. Ngayon, gagawa tayo ng reaction video tungkol po sa nangyari kahapon. Tungkol po sa nangyari kahapon sa Kongreso na kung saan ibinulgar ni Honorable Marcolita ang mga violation ng EBCB na kung saan talagang napanganga ang lahat ng mga congressman doon na pro na i-renew ang EBCB, parang natulala siya, parang natulala sila or napatay sila sa upuan nila. Kasi grabe itong congressman na to. Alam niyo mga idol, itong congressman na to, pag tumakbo ito sa senador, talagang ibuboto ko ito idol eh. Pakiclick lang po sa link sa taas mga idol para mapanood nyo po ng buo itong video reaction na to mga idol. So once again, salamat po sa panonood sa video na to mga idol. Peace off! Mali naman po yata nasabihin ng ABS-CBN na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito. Dahil kung ito po ay masusi nating iimbestigahan, may 2,606 na po at isa lamang. 2,661 ang mga regular na empleyado nito. sa mga utak kumunoy na mga fans ng EBCB diyan. Ito na. Gusto niyo patas na batas? Ito na. Anong sinasabi ng EBCB? 11,000 ng mga staff. Anong sinasabi ng kakampi ng EBCB na Rappler, na isang fact-checker ng Facebook, si Risa, the reyna ng mga fake news. 11 million yung mga staff ng EBCBN. Oh, ngayon, kung hindi ka utak kumunoy, saan ka maniniwala? Sa Kongreso yung sinasabi sa EBCBN na 11,000? O sa sinasabi sa Kongres, gusto nyong patas na patas? O ito na, 2,600 lang pala yung staff ng EBCBN. Tingnan niyo mga idol kung paano minulistya ng EBCBN ang utak ng mga Pilipino. Anong tawag niyan mga idol eh? Mind conditioning yan. Hanggang maniniwala yung mga bubu mga Pilipino, mga utak kumunoy sa kakaulit nila 11,000. Ipagpalagay na lang natin 11 million. Ulit-ulitin nila yan hanggang matatakyan sa utak sa mga tao na 11 million pala yung staff ng EBCBN. Ganun minulistya nila ang isipan ng mga tao. Ganun ka-powerful ang media mga idol. So grabe kayo mga EBCBN, no? 2,600. Multiple channels in one franchise. Mga kababayan, inabuso po ng ABS-CBN ang kanilang prangkisa. Sa hindi nila may paliwanag na dahilan o maaari namang sinadya na gamitin ang kanyang prangkisa para sa isang channel lamang, pero gumamit pa ng ibang prangkisa ng telekomunikasyon na hindi naman pang broadcast upang mas kumita at makapagbenta sa pamamagitan ng maraming channels. Talaga, isipin mo, yung batas, yung sinabi ng batas na bibigyan kita ng franchise ito ngayon, kailangan pala isa lang palang channel. Ang ginawa ng EBCBN para makakwarta talaga. Ang ginawa ng EBCBN para makakwarta mga idol, gumawa sila ng maraming channel, which is labag po sa batas. So doon pa lang, grabe, nakikita mo na yung paglabag sa batas talaga. Talagang hindi talaga sumusunod sa batas itong EBCBN. Grabe, mayroon pang TV Plus na kung saan yung franchise na binigay sa kanila sa gobyerno, libre naman yun, di ba? Inabuso talaga nila. Inabuso talaga, abusado talaga itong mga EBCBN talaga. Itong mga namamahala sa EBCBN, abusado talaga. Ay grabe, talagang masasyaka talaga dito eh. Talaga itong ibubuto ko talaga ito sa senador ito. May prinsipyo itong ganitong tao eh, di ba? Kung pwede po nating ipaghalimbawa, sandali lamang po, ang ABS-CBN sa isang jeepney driver. Alam po niya na wala siyang prangkisa. Nagsakay po siya ng napakaraming pasahero. Yung mga pasahero naman po, bago sumakay doon, hindi naman niya tatanungin sa driver, "Mamang driver, mamang chauffeur, kayo po ba ay may prangkisa? Yung rota po ba ninyo, pinapayagan yan?" Wala pong nagtatanong na ganun kasi mabilisan eh. Pare-pareho pong nagmamadali. Anong pong masita siya ng LTFRB?
gagamitin po ba nung driver na yon o nung taxi driver na yon o yung bus operator na yon? Kawawa naman po yung pasahero namin kung patitigilin mo ngayon. Meron pong pupunta sa ospital, meron pong pupunta sa trabaho, meron pong pupunta sa eskwela. Napakarami pong gawain itong mga taong ito. Ito po ba ang ibibigay po ninyong halimbawa? Hindi po ba dapat kayo muna ang kauna-unahan na nag-isip ng kapakanan nila? Ilagay ninyo sa magandang kalagayan ang pagpapatupad ng prangkisa ninyo at wala pong malalagay sa alanganin. Huwag po ninyong isasangkalan ngayon ang inyong mga manggagawa at kani-kanilang pamilya. Hindi po ganun. Sasagutin po ninyong aligasyon na ito, hindi po sa pamamagitan. Tama, tama naman si Marcolita. Ang ginawa ng IBCBN, sinasangkalan nila yung 11 million na mga staff nila. Sinasangkalan nila na paano na lang magsara kami. Tama, napaka-grabe talaga, tama yung example ni Marcolita. Yung ano, yung paso, yung prangkisa ng driver, tapos nahuli ng MMDA. Tapos yun bang katwiran? Eh, hulihin niyo ako. Paistapin niyo ako pamamasada. Eh, paano na yung mga tao hindi na makapunta sa trabaho? Oh, di ba? Yun. Yun ang katwiran ng IBCBN. Paano na yung mga staff namin? Wala lang trabaho. Yung 11 million ng mga staff namin. So, yun ang sinasabi ni Marcolita, mga idol. Talagang, grabe, napakasimple ng batas. Ito naman si Cayetano, attorney ng IBCBN. Talagang pinaglaban talaga yung mali. Kumbaga yung batas, napakaklaro. Sabi pa nga ni Cayetano eh, mag-aral muna kayo ng batas. O ito ngayon, Cayetano, babalik sa iyo ito ngayon. Sa sobrang bright mo, ang sasabihin namin mga tao sa iyo, Cayetano, ikaw ang dapat mag-aral ng batas, Cayetano. Ha? Gusto mo baluktutin yung batas para pabor sa iyo? Ano naman, alam Cayetano, huwag na tayong maglukuhan dito. Attorney ka ng IBCBN, ha? Dahil sa pangarap mo, kakalabanin mo si Inday Sara Duterte sa pagkapangulo. Mataas ang pangarap mo, Cayetano. Alam mo na dilawan ka, nakiano ka lang, nakipatong ka lang sa kalabaw. Isa kang langaw, nakipatong ka lang sa kalabaw. Kasi mataas ang ambisyon mo, tatakbo kang pangulo. Ngayon, tingnan mo yung mukha mo sa Congress kapon. Parang napatay, di ba? Yan ang sinasabi ko. Ay, grabe. Should endeavor not to grant the franchise application of ABS-CBN because it has deliberately flouted the Constitution and other related laws. Even the terms and conditions of its previous franchise to suit its own business and political interest, but to the prejudice of the greater good. The grant of a legislative franchise is merely a privilege and not a matter of right. Congress has the exclusive constitutional authority to award, alter, or revoke this privilege when the common good so requires, as in this particular case of ABS-CBN. We believe that it is but right for the House of Representatives to deny this time the franchise of ABS-CBN for flagrantly violating the Constitution and related laws, even its own franchise, making it unworthy of the grant of this special privilege by the state. Denied! Constitution. It committed unfair labor practices, which consequently denied its employees the benefits required by law to be provided to all employees. Isang halimbawa po dito ay ang asunto na isinampa ng halos 100 o mahigit sa 100 manggagawa ng ABS-CBN sa National Labor Relations Commission o NLRC dahil sa pagtanggal sa kanila dahil sila raw ay mga talents lamang at hindi mga regular na empleyado. Nanalo po ang mga manggagawa sa NLRC at maging sa Court of Appeals. Bakit hindi na lang nila sinunod ang hatol at umapila pa ang ABS-CBN sa Korte Suprema? Ito ba yung sinasabi po kanina sa opening salvo na ang pagmamahal sa kanilang kapamilya ay ganun na lamang? Sana ay ibalita rin po ito ng TV Patrol upang mabunyag ang libo-libong endo sa kanilang bakuran.
ABS-CBN has not regularized its contractual workers and talents despite performing the functions of regular workers. Di ba bumalik sa kanila? Di ba bumalik sa ABS-CBN? Yung sinasabi nila na mahal namin ng aming mga staff, di ba? So ito ngayon, sinabi mismo ni Marcolita na talagang walang awa ito sa mga staff nila. Tapos sasabihin, 11 million yung staff ninyo, ha? Tapos ngayon ito, hindi kayo nagbabayad ng is-is, pag-ibig. Ang binabayaran nyo pala, yung 2,600 lang mga staff, pero yung 8,000 plus ng mga staff, hindi nyo binabayaran. Kasi hindi regular yung 8,000. So, grabe, ginawa talagang bubo ng ibig sabihin itong mga followers nila ng mga tanga. Grabe, ganun sila, ganun ang ABS-CBN. Grabe talaga mag-mind conditioning itong ABS-CBN. Tapos tingnan mo itong mga artista na mga tanga at mga bubo na pag nagtatanggol sa ABS-CBN, maging pagpatayan kami. Yun pang sabi. Pag ang bahay namin kinanti, kahit anong mangyari, magpagpatayan kami. Di ba? Sabi ni Coco Martin yan. Makipagpatayan, matanggal sa trabaho, makipagpatayan. Bakit kaming mga OFW dito na nawala ng trabaho? Ha? Dahil sa COVID-19 na yan, ilang barko, mga Pilipino, hinatid sa Pilipinas. 8 barko yun pumunta sa Pilipinas, hinatid yung mga seafarer natin dahil naapektuhan ng COVID-19. Ha? Sinabi ba namin, nagagalit ba kami? Ha? Tapos ito si Coco Martin, talagang, grabe. Papatay daw siya kasi nawalan na sila ng trabaho. Ganun. Grabe talaga. Ito na yung reckoning. Ito na yung sinasabi niya, Duterte. Ito na yung reckoning.